nilalabas ko po yung kung ano po yung nararamdaman ko. Kung masaya po ako, pag naiinis po ako, kahit po sa pagtuturo ng pagsasayaw, doon ko po nilalabas po kung ano po ako. Kahit nakakulong po ako, hindi po hadlang arehas na bakal para matupad pa po pangarap na makapagsayaw po ako at makapagturo sa ibang tao. Kasi po problema, nawawala, dumarating. Pero po pangarap mo, ng isang tao, pag kinusto mo po, hindi po mawawala ito. Isang araw may nakilala po ako, best friend siya. Nagsama po kami sa isang bahay. Hindi ko po alam na yung kasama ko sa trabaho na lalaki, marirape din niya po yung best friend kong babae. Napatay ko po siya. Ito po yung dahilan, ba't po ako nakulong? Late na po nung malaman ng nanay ko na nakakulong ako. Nung makita niya po sa TV na bibitahin ako, doon niya lang po nalaman na nandito po ako. Mahirap po mabuhay sa galit. Mahirap po lumaban mag-isa. So, wala ka pong pamilya makapitan. Kaya nung masentensya po ako ng bitay, hindi po tumulono ako. Kasi alam ko po yung mas mapapabuti ang buhay ko sa loob ng kulungan. Siguro ito yung purpose ni Diyos at ako dinala rito. Kasi kung di ako dinala rito, matagal na rin po ako siguro patay. Kung kay Pangulong Duterte po,
Siguro po para sa inyo, napakadali pong kumitin ng buhay. Marami pong pamilya na nangailangan ng pamilya rin po. Sa katulad ko pong babae, mga kababaihan po dito. Mahirap po sabi na walang ina. Sana ubigay nyo ng pagkakataon makalaya mga kababaihan dito. Lalo na po yung matatagal na at matatanda may sakit. Marami na po rito ang nagkitil ang buhay sa tagal ng pagkakakulong. Wala naman po tao perfecto para hindi po magkamali.